sobrang na-depress ako. Hanggang sa siyempre, kailangan pa rin magtrabaho, kailangan pa rin ganito, kailangan pa rin pumunta, yung mga kaibigan ko, nilalabas ako, inom ako, matutulog ako, inom ako, matutulog ako, ganun. At habang nag-iinom ako nun, one time nagpatatuwa ulit, di ba? Nananahimik ako, medyo nagiging okay ako. Mga one week na yun, medyo parang kahit pa paano, nakaka-recover ako. Bigla kang susulpot sa obli. May tattoo ka na ng jelly, di ba? Bigla kang susulpot sa obli, di ba, John? Susubot ka sa obli, tapos sasabihin mo na, namimiss mo ako na ganyan, ganito, gusto mo akong makita. Guys, sabi ko, ano pa? Para sa patang ina mo? Alam mo, bastos na ako sa'yo nun eh. Kasi tang ina mo eh, di ba? Kasi nangyari, pinatid mo pa ako nun sa bahay. Sama nyo sila Rich, sila Jaila, tayo mag-anuan. Sama nyo siya nun eh. Di ko alam kung sino iba mo kasama yung mga nagtatoo ata sa'yo. Dalawang beses mo akong pinuntahan sa obli. Yung isa, may sa may Starbucks malapit doon, na nananahimik na yun eh. Basta posta kayo ng puso na kayo na ulit. So, punta ka, sabi ko, ba't ka nandito? Ganyan, ganyan. Pero medyo fresh pa noon, mga 2 weeks, 3 weeks pa lang na, parang nalinegotiate ka. Sabi mo, wala lang suot ang mga. Tapos, iyak ako nang iyak sa'yo. Sabi ko, John, di ko na alam. Sabi ko, saan pa ba ako kakapit? Tapos sabi mo sa akin, kumapit ako sa'yo. Sabi mo, kumapit ako sa'yo. Sabi mo, maniwala ako sa'yo sa lahat ng sinasabi mo. Kasi yun yung totoo. Ako naman si Gaga. Sige, ano eh, mahal mo ko, diba? Sige. Ay, diba, nilalabas ko lagi sa Facebook kasi trabaho niya yun, diba? Sige. So, pinunta mo ulit ako. Yun nga yung sobli. Yung hinating niyo ako nila, Jaila, tsaka ni Reed, sabi niyo. Yan, abi ko gano'n, lasing-lasing ako kasi gata ko sa'yo, pinagmumura kita, binato kita ng cellphone, sabi ko, tang ina mo, sabi ko sa kanya, sobrang labat ka nandito, ganang ganyan, etc. Sobrang nagulat kasi yung mga t-shirt ako, wasted ako, ganyan. Tapos yung lasing ako, hinatid mo ako sa bahay, tapos hinatak kita. Paghahatak ko sa'yo dito, meron kang necklace na gold, tapos inahatak ko, sabi mo, ano ba masisira? Sabi ko, putang ina mo, hindi ka aalis. Sabi ko, tang ina, puro ka nakasinungalingan. Sabi ko sa'yo, di ba? Tapos, hanggang sa umalis ka na, ganyan, hanggang sa tuloy ka pa rin, chat ka pa rin ng chat, may mga araw pang bastos ka eh. Naka-move on na ako, bigla ka. Ano lang mag-send ang titi mo, di ba? Salamat ka, di ko, para ilabas. Hindi. Hanggang sa okay na, ganyan, minimessage mo pa rin ako, papost na kayo, okay na kayo, sobrang perfect na, ganyan, okay na. Hanggang sa, pero bago pala maging totally okay, yung sinasabi mong nililigaw ko pa siya, eto pala, hindi ko makakalimutan. Sinundo kita sa Pasig, sa Villa Verde. Kasi sabi mo, Tony, hindi ko na kaya. Please, parang kula na kasi talaga ako kaibigan. Sinasakal na naman ako ni Jelay. Nandito na naman ako. Kulong na naman ako. Sabi mong ganon. Sabi ko, oh, ba't sa akin ka na naman lumalapit? Sabi ko, tama na. Ano na tingin sa akin ng tao? Sabi niya, Tony, tulungan mo ako, please. Hindi ko na alam yung gagawin ko. So ako naman, ano naman ba yun? Diba, ganyan? Kasi sabi, umiiyak ka na, sabi mo, tangin na, sunod-sunod yung message mo. Asan ka ba? Hindi naman ako sa'yo, eh. Magpapahatid lang ako sa Valenzuela. So ako naman, kasama ko si Papi, kasama ko yung DJ ko, yung pinsa ko, si Harvey. Pumunta kami sa Pasig, Villa Verde. Hindi ko alam kung sino may-ari ng bahay na yon. Tapos, sinundo kita para ihatid sa Valenzuela. Sa bahay mo sa lola mo, hindi ko alam kung saang side. Tapos, nung hinatid kita, sabi mo sa akin, salamat ha. Alam mo kahit anong mangyari, kahit ganito ako sa'yo. Ikaw pa din yung naaasahan ko. Sabi mo yan sa akin. Sa ako parang, okay, wala ka lang kaibigan eh, di ba? Nilalakan na nga sa bahay. O sige, ganyan. Kasi nga naniniwala pa din ako sa'yo. Sa lahat ng kasinungalingan mo. Tapos ang nangyari nun, hinatid kita. Tapos nagkaroon pa ng one time na pinapunta mo ulit ako doon sa Valenzuela. Nausap ko pa nga yung tita mo, di ba? Inausap nila ako, humingi ako ng pasensya sa kanila. Sabi ko, wala pong ganito. Sinasabi ko yung totoo na, hindi po ako naging kabit, hindi po, wala po akong alam na ganun po ba yung nangyayari. Kasi nagsinungaling ka sa akin, di ba? Tapos ang nangyari nun, okay na, lahat kanya hanggang sa may nalaman ka, may naliligaw sa akin. Dami kong screenshot dyan, John. Ang dami kong screenshot, kinukulit mo pa rin ako. Nagpo-post na kayo na okay na kayo, nagpo-post na kayo ng ganyan-ganyan, sabi ko pangalit sa'yo.
Bakit ganun? Sabi ko, ano naman yun? Ba't ba ang kulit mo? Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, alam mo naman, say lang ako, ganyan, ganyan eh. Iwan, antayin mo ko. Sige na, please, ganyan, ganyan. Ano, sinagot mo na ba yung manliligaw mo? Ano ba? Kayo na ba ni Jack Lord? Wag mo galawin si Jack Lord. Babalik ako, ganyan, ganyan, ganyan. Hanggang sa dumating na ako sa point, sobrang ayaw na kitang makausap. Palit ako ng number. Sobrang kinat kita sa system ko. Lahat ng kaibigan mo na pwede kong madin maging kaibigan, iniwasan ko. Iniwasan ko sila, Anthony. Alam niyo yan, tol. Pasensya na. Iniwasan ko lahat. Iniwasan ko lahat ng connection sa'yo. Ang huli ko lang sinabi sa'yo, salamat ha, iniwan mo ko hanging. Diba? Lumapit ka sa akin, kailangan mo ng tulong, nandito ako para sa'yo, iniwan mo ko hanging ako sa sitwasyon. Sige, okay lang, sige na, ako na ganito, ako na ganyan. Sino ba naman ako para paniwalaan, diba? Ano bang imahe ko sa Facebook? Mga peg shirt ako, nakaganyan ako, laging labas yung cleavage ko. O sige, ganyan, napakadaling. Sino maniniwala sa akin? Sino? Sorry guys ha, sobrang wala lang talaga akong tulog, sobrang... ang ina. So, eto na. Yun nangyari. 2016, at pagkatapos po nun, wala na po kami naging contact. Then, umiwas po ako sa lahat. Pinalitan ko po yung number ko. Nagpalit na din ako ng phone. Wala, wala lahat. So, dun po siya natapos. Ayan, pupunta po ako sa binibintang sa akin ngayong 2019. Ready na po ba kayo? 2019. Ulitin ko po ha, yung kinuwento ko po kanina, sila yon. Okay na. Wait lang. Bago ko pumunta sa 2019, may nangyari pala lang 2017. Itong couple nyo, so naging kayo na talaga ulit, diba? Gusto ko lang iklaro, sa lahat ng mga taong nandun, sana magsalita kayo. Yung nilabas nyo sa magpakay na storya nyo, putang ina, umalis ako ng bahay ng Tony Fowler. Umuwi akong, ang pangalan ko, Chris. Chris, what's up, Chris? Anong puta lang, Chris? What the fuck? Sinong Chris? Ganyan nangyari? Pagtingin ko sa Facebook, ang daming comment. Sabi ko, putang ina, ano itong mga to? Anong kinocomment nila? Ganyan. Sabi ko, ano nangyari? Tapos, ano nangyari? Yung kwento nyo sa magpakailanman, yung girlfriend mo, nakatulog. Tapos, ako yung gusto magpakilala. Tapos, sinayawan kita. Fuck. Kailan nangyari yun? Paano nangyari yun? Ang daming tao dun. Magsalita kayo, putang ina, walang ganong nangyari. Napakagaling, isang taon na nga, ginagamit nyo pa rin ako. Ginamit nyo pa rin yung story na yun at sobrang kasinungalingan. Doon ako, nanahimik pa rin ako. Okay, shit, binubuhay nila yung issue nila. Hindi ko daw yung lalaki. Akala mo sobrang gwapo. Akala mo, okay, nalaman ko may ano ka na. Nalaman ko na may shota ka. Parang, ah, okay. So, ano ba talaga? Naniwala pa ako sa'yo ng konti. Pero nung, eto na talagang, ah, okay, talagang gago ka. Umiiwas ako sa'yo. Sorry, asisipod ako. Umiiwas ako sa'yo. Okay na. Tapos putang ina, pupusin ipapalabas sa TV, sinayawan kita? Bakit kita sasayawan? Gago ka ba? Tapos, eto na, putang ina, malulobat na ako. Natapusin ko na to. So, wala pong nangyaring ganon. Yung nilabas nila sa magpakailan ng bullshit. Kanina, nag-message ako sa Oblivion kahit nagsarado na nung isang araw. Pwede po bang makuha yung CCTV kahit ano, way back na 2016? Kasi walang ganon. Ngayon, eto na. Tapos na 2016. Balik po tayo ngayon sa ngayon. Punta po tayo sa ngayon na binibintang po sa akin ngayon ng mga tao. Oo, proud ako dyan at wala kayong po. Ito yun eh. Gustong-gusto mo to eh. Gustong-gusto nyo itong mabanggit. Sobrang tagal na nagpapapansin sa akin na to. Sige, hombre, makagago. Diba yung mga iba dyan, puta, walang name drop, puro parinigan lang. Ako, putang ina, name drop na ako ngayon. Anong nangyari? Nagpo-post ka, sinasabi mo, anong sa akin? May hotel? May coat? Nasa loob kami ng kotse? Kung anong ginawa namin? Ito yung katotohanan. February 2019, ganito po yung nangyari. Message ako kay Mark. Mark Maglasang ng XB. Sabi ko sa kanya, dyan, papautangin mo ko. Tapos sabi niya, tol, magkano ba? Pagkaya ko, sige. Ngayon, sabi ko sa kanya, tol, 50K, babayaran ko din. Tapos sabi niya,
Tol, wala akong dalang, wala akong mapapahiram sa 50k. Ngayon, sabi niya ganun, ngayon, itong 20k, kaya kitang bigyan ng 20k, pero huwag mo nang bayaran. Sabi ko, tol, ano ka ba, mababayaran ko yan. Kailangan ko lang kasi mababayaran ako eh. Eh di okay na. Sabi niya, tol, sige, sa Wednesday, ganyan, ganyan. O sige, sige, sa Wednesday, ganyan. So, eto na, tol, sabi ko, anong oras ka punta? Mga 8 or 10 p.m. Ah, sabi ko, sige, so antayin kita, tol, sa bahay lang naman ako. Kapit tayo, tulad ng dati. Kasi gano'n kami ni Mark eh. We're friends. Tapos, anong nangyari? Anong nangyari? Mark maglasang, alam mo to, alam mo yung katotohanan, alam mo lahat. Ang nangyari, sabi ko sa kanya, tol, sige, sige, tol, sino kasama mo dyan sa inyo? Sabi niya, wala, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi niya, kasi kasama ko yung tropa ko. Sabi ko, okay lang naman yun. Sabi ko, gano'n sa kasama ko sa bahay, ayoko mag-name drop mo na lang ibang bagay. Pero sabi ko, tol, okay lang yun. Sige, sige, ganyan. So sabi niya, tol, wait lang ha, kasi may emergency, gagawa kami ng jingle. Kasi parang tatakbong ewan ko kung senator or what. Sabi ko, okay, sige, tol, antayin kita. So dumating ka madaling araw, hindi ko alam kung anong oras pa yun, kakalkalin ko pa yun, kung anong oras na tayo nag-usap nun, hanggang sa dumating ka na. Ngayon, andito yung kotse, andito yung bahay, dumating ako. Tapos masakay ako sa'yo, binaba mo yung bintana, sabi mo, tol, sa likod ka. Sabi ko, sige, sakay ako. Pagsakay ko sa kotse, ang itsura ko ganito. May malaking bag dito na Supreme na red, tapos puro sabit-sabit ng damit. Ang dala mo pa nun yung Honda mong white. Tapos sabi ko nun kay Mark, sabi ko nun, pagkatingin ko, tol, tinignan ko, kasi ang taba eh, sobrang taba. Hindi ko napansin, sinasama mo, pagkagano ko, lumingon sa akin. February 2019 po itong pinag-uusapan natin. Lumingon, sabi ko, putang ina mo, Mark. Ang kinausap ko si Mark, hindi. Pero ang nakita ko po si Badger, si John Gutierrez, siya po yung nakita ko. Ngayon ang nangyari, sabi ko kay Mark, putang ina mo, tol, anong ginagawa niyo dito? Tol, ano ba yan, tang ina? Ganyan-ganyan. So ako, natahimik akong ganyan. Natahimik ako parang, tang ina, naiipit ako, ayoko nang ganyan eh. Kasi 2016, di ba? You left me hanging. Tapos mapakita na 2019, all of a sudden, parang bakit, di ba? Tapos tawa sila ng tawa. Itong putang inang John Gutierrez ito, sabog na sabog, tawa ng tawa, naniningkit yung mata, di ba? Tapos ngayon sabi ko sa kanya, tawa. Tahimik na lang ako. Sabi ni John, nagugutom daw siya. So anong nangyari? Tol, saan ba may pagkain dito? Anong nangyari? Umikot kami, papunta po doon, ibang way, sabi ko, tol, doon may McDo, tapos tahimik lang ako. Papunta kami ng McDo, sinabi ni John, sabi niya, bakit ang tahimik mo? Tapos sabi ko saan niya, wala. Tapos sabi, kumusta ka naman? Tapos biglang sabi ni Mark, tokino mo ito, nakakatawa ka, para ka namang gago, ganyan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, tahimik lang ako, nakaganyan ako. Kasi hindi ko alam kung anong irere ako. Nasa kotse ako, mag-walkout pa ako, ang dilim sa labas, madaling araw, hindi ko dala yung suit ng kotse ko. Tapos parang, ina ba, fuck, parang anong meron? Tahimik na lang ako sa likod, nakagay na lang ako. Tapos, hanggang sa kumakain sila, nag-drive-thru po kami sa McDo. After po tayo mag-drive-thru sa McDo, may nagpa-picture po sa kanila na crew ng McDo. Tapos, umikot kami. Yan, tol, saan ba dito? Mag-inom mo ba tayo? Sabi ko, tangina, makamay, makita na naman sa atin dito. Sabi ko, ano na namang isipin, ganyan. Tangina nyo naman kasi, it's nakaganon lang ako. Hindi ko kinakausap si John, nakaganyan lang ako. Di ko alam gagawin ko. Nakatahimik lang ako. Tapos, sumambay kami sa gilid. Sabi ko, tulad na lang tayo sa may mini-stop. Kasi, doon at least walang masyadong tao. Magsisikan kami. Kasi ganun kami ni Mark. Nagkakape kami. Minsan, nag-uusap kami. Minsan, nag-inuman kami. Pero as tropa. Sobrang tropa lang. Nandiyan ako para sa kanya. Nandiyan siya para sa akin. Noong time lang talaga na yun, di ko alam kung bakit ganun na. Pagpasok ko ng kotse, bigyan nandiyan si John. Wala akong alam. Alam ng Panginoon yan, alam yan, mamatay man buong pamilya ko, alam ko mali, nasabihin ko na ipusta ko ang buhay ng pamilya ko, pero pinupusta ko, putang ina, ngayon ipaglalaban ko, wala akong alam, at wala akong ginawang masama. So, anong nangyari, nag-part kami, tahimik lang ako, hanggang sa si John, cellphone lang siya ng cellphone, tapos ako, kausap ko si Mark, sabi ko sa kanya, tolo, ganyan, kamusta naman yung grupo mo? Kaya may upcoming movie daw sila, ganyan. Ako naman, ito, ba't nawala yung kagrupo ko? Sabi ko, natanggal si ganito kasi nagpokpok siya na huling RBC kasi sobrang bawal po sa amin yun. Sige, ganyan. Bullshit, hindi ko na para explain. So, ganyan, edo nagkikwentuhan kami. Hanggang sa may tumawag kay Mark, I think asawa niya yon, sabi niya yung aso daw, nagkaroon ng sakit, so kailangan na nilang umuwi. Tapos ang nangyari lang, sabi lang ni Mark, tol, may abot pala ako sa'yo, kinuha niya, binilang niya, sinabot niya sa akin yung 20k na inuutang ko kay Mark.
ha, hindi kay John. Wala kami usapan ni John. Wala na akong number, wala kami connection, wala kahit na ano. Tapos ngayon, sabi niya, tol, sabi ko, babayaran ko ah. Sabi ko, babayaran ko, ano ah, tantanan mo ako, ganyan. So parang, ngayon, sabi naman, hindi, sige tol. Tapos, inatignan nila ako sa kanto ng bahay namin. Tapos sabi ko, bumeso ako kay, bumeso ako kay Mark. Tapos nandito si John, bumeso ako sa kanya. Pagkabeso ko kay Mark, pababa na ako, gumaganon ako. Sabi ni John, tama yan, huwag kang bumeso sa akin, ganyan. Sabi ko, pwede mo naman sabihin kung ano eh. Pwede mo naman sabihin kung gusto mo ako makita, kaya ka nga nandito, di ba? Sinabi ko yan sa'yo, at alam na alam mo yan. Alam na alam mo yan. Sinabi ko, sige man na lang, umalis ako. Tapos, pumunta na ako sa bahay, wala nangyaring pag-uusap, wala, kaya yung binibintang mo, hello po, makagago. Kasi sobrang gusto mong mapansin kita, ilang taon ka na po nagpapapansin sa akin. Kung ano-ano pinapost mo, may negative, may gusto mong ligawan, may 7 inches ka, putang ina mo, mukha ka naman titing sunog. Diba? Napaka-imposible naman, ang itim mong tao. Ikaw, bago ka magsalita, tumakagago, bago ka magsalita ng putang inang hashtag real talk, make sure na putang ina hashtag real talk talaga yan. Alam mo ba ibig sabihin ng real talk? Ha? Alam mo ba? Ang ibig sabihin ng real talk, sobrang totoo po pare. Napakasimple. Isabihin ng real talk, putang ina, may ebidensya ka. Baka putang ina nang gigigil ako na ipakuha yung CCTV dito sa Las Piñas. Hindi ko lang alam kung paano puta, pero makikiusap ako. Gusto ko nga din puntahan yung crew eh. Ang MacDo, yung may nagpa-picture sa kanila. Kasi sila mismo magpapatunay na, hello po, tatlo po kami nasa sakyan, walang buwaba, walang nangyaring tsupaan, walang nangyaring katutan, putang ina. Wala pong ganun. Insya. Sana ba, bago kayo yan, ginawa mo to, Tony Paolo, ganyan, bago kayo mag-point finger na ako ginawa ko to, sana man lang meron kayong pruweba. Diba? Kasi lahat ng mga putang inang taong to, naniniwala sa mga sinasabi mong putang ina ka. Dapat sa'yo marami suntok eh. So, anong nangyari? Para matauhan ka, Brad. Alam mo kung bakit? Kasi putang ina, Brad, nakakasira ka ng buhay. Nananahimik ako eh. E di sana ayaway yung mga ibang tao magsalita. Kung sino kaaway mo, sige, go. Doon ka sa kaaway mo. Pero ako, Brad, wala akong ginagawa sa'yo. Way back November and December 2018, I don't remember. Nag-chat ka sa pinsa ko kay Chat ang aniban. Anong sabi mo? Diba sabi mo, ay sabi ng mga Tony, uwi akong Pinas, baka pwedeng ano, ganyan-ganyan. Sorry kasi, ano, yung dati, anong reply ko sa pinsan ko? Sabi mo kay makagago, wala na yun. Hindi naman niya kasi kilala kung sinitunay na ako, hindi mo naman alam kung ano talaga yung nangyari. Yun lang ang nireply ng pinsan ko sa'yo kasi Brad, napatawad kita. Kahit mali-mali yung info mo, bago ka mag-hashtag real talk, takina na ubusan na po ako ng hininga tsaka ng laway bago ka sana mag-anon. Sana meron kang ebidensya kasi putak ina mo, kaka-post mo, kaka-live mo na sinasabi mo na ako, na ginawa ko sa kotse, na sumira ako ng pamilya, husband and wife, putak ina, wala akong ginawa, nananahimik ako sa Las Piñas, nagka-practice ako sa Shockwave, putak ina, tapos nagpunta to si John, tapos umalis, tapos. Pero yung pagbibintangan nyo ako na ako na naman ang dahilan, ako, ang pag-aano nila, di ka ba nag-iisip pare? Sa dami ng babaeng ka-message mo, sa dami ng babaeng nagbigay sa'yo ng screenshot na nilalang din ni John, bakit ako na naman? Dahil ano, dahil tahimik ako? Dahil walang maniniwala sa akin? Kasi putang ina, hubad ako ng hubad sa Facebook? Di ba? Pare naman, nag-message ako sa'yo. Nag-message ako sa'yo, makagago. Ano sabi ko? Pwede ka bang makausap? Tignan mo. Nag-message ako sa'yo. Kasi para naman, kung magsasalita ka, bigyan mo naman yung side ng iba. Kasi yun yung real talk, pare. Mag-gumit na ka naman. Diba? Tapos, wala kang reply. Sinin mo lang din yung pinsa ko na sinabi sa'yo na gusto kitang makausap. Tapos ngayon, pagbibintangan mo ko, pagpapalakandakan mo, live ka ng live na ako ang sumira ng relasyon nila. Please. Please lang. Dahil kayang-kaya kong patunayan yan. Pare, promise, gusto kong kunin yung CCTV. Alam mo, Mark Maglasa, ang tumawag ako kay Mark kagabi. Sabi ko sa kanya, tol, ikaw yung nandun sa kotse, baka pwede naman magsalta ka para sa akin. Baka naman. Sabi niya ganun, tol, kasi maano kami. Mainit na kasi yung XB, ganyan-ganyan. Sabi ko, alam ko naman, tropa mo si John. Pero ikaw lang kasi nandun eh. Kasi wala namang bayag yan si John para sabihin yung totoo na nangyari. Na nang gabing yun, pinuntahan nyo ako, binigla nyo ako, tumambay tayo, nagkwentuhan tayo sa glitz, umalis din kayo.
Nung naumutang ako sa'yo, Mark, ng 20K, yun naman yung totoo eh, di ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, tol, pag hindi ko pa ginawa, hindi mo na ako kaibigan. Tapos tumahimik na kami. Wala na. Sabi ko, tol, sige, naiintindihan ko. Lahat ng sinasabi ko, may screenshot po ako. Antayin niyo po, susubukan ko po na kunin yung CCTV dito sa Las Piñas para mapatunayan ko sa mga putang inang ito, para palamon ko sa bunganga mo, mga gago, kung ano yung mga pinagbibimintang mo sa akin. Hindi naman real talk tawag yan, pare. Source lang yan eh. Kasi kung real talk yan, sana kaya mong patunayan. Patunayan mo, pare. Kasi yung sinasabi niyo na, Tony Paolo, di ka ba natatakot na kasuhan? Kasi kabit ka eh. Kasal na yan eh. Pare. Tangay na oo. Sige, naging bobo ko noong 2016. Pero putang, ay ano mga ito? Sorry ah. Hindi ako para makipag-agawan sa taong may asawa na. Hindi naman ako ganun kagago. May asawa na yung tao, nananahimik sila, nananahimik ako. Fuck. Hindi ako ganun. So kung may mga umaano sa inyo na ito yung nangyari, ito alam na alam ko, ganun ganyan, nagpunta sila sa hotel ni Tony, patunayan nyo. At sana yung mga taong naniniwala din kaagad na ito yung totoong nangyari, sana patunayan nyo rin. Kasi ako kaya kong patunayan, sana lang payagan ako ng Las Piñas na kunin ko yung CCTV o kahit videohan ko man lang na wala po akong ginawa, na binigla lang po ako. Na si Mark po ang kausap ko, pagdating dito, may John, may Mark. Tapos matahimik na lang ako. Hindi na lang ako nagsalita. So ngayon, sana naman, baka naman, John, baka naman. Kasi ang tagal mo nang walang bayag eh. Baka naman pwede magsabi ka na ng katotohanan. Baka naman, kasi pasensya ka na kung sinabi ko dati na, sige, promise, hindi kita ilalaglagan ng ganito, ganyan. Pero putang ina, tama na. Tama na eh. Matatatang taon na, puro ako eh. Lahat ng katarantaduhan mo, lahat ng panggagago mo sa asawa mo o sa dati mong girlfriend nung di pa kayo kasal, ako lang yung tinuturo. Ako. Eh ako nananahimik na ako, tangina. Busy ako sa grupo ko, sa buhay ko. Sana naman, John, magkaroon ka na ng bayag, magsabi ng katotohanan. Sana naman, this time, putang ina. Sana naman magsalita ka, pero kung di ka magsasalita, okay lang, kasi nasabi ko naman eh, wala na akong pake kung sino di maniniwala, basta ako, para sa katahimikan ng lahat, sinabi ko na po, alam niyo na po, wala po akong plano mag-delete ng life ko, totoo lang po, lahat ng sinasabi ko ngayon. Maraming salamat po sa mga tao na niniwala sa akin, pakyo sa mga putang inang mapangusga na wala namang alam sa storya, kung sino may mga putang inang biktima dito. Tsaka sana sa mga kaibigan ko na sumuporta sa akin at magsasalita ng katotohanan, maraming salamat po. Yun lang, wala na po akong para idagdag, yun lang po yung natatandaan ko. Maraming salamat po, basta ang mahal po.